Oi, bangga. Ano yan mga tol? Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo! Kamusta mga kalaguyo? Nandito na naman tayo sa ating panibagong ride. At kasama ng aking OBR. Anong gusto mo? Kasal o live-in? Ang aking misis. Papunta kami ngayon sa Dambingan Hills, sa Tanay Rizal. At galing tayo dito sa Santa Rosa, Laguna. Nandiyan po sa screen kung gaano kalayo ang ating lalakbayin. Ayon kay Google Map ay 2 hours mahigit na naman tayo magmamaneho. Alright, dito na tayo sa Muntinlupa. Sa may Alabang, Muntinlupa. Dito ko na sinimula ng Google Map kasi dito na ako medyo hindi familiar pagdating sa sukat. Habang medyo malayo pa tayo, tatalakayin natin yung isang topic na kadalasan tanong ng ating mga kalaguyo na gustong kumuha ng motor. Ano nga ba ang advantages at disadvantages na installment o yung tinatawag nating hulugan na motor? So tatalakayin natin ang ilan. Hindi naman ito yung lahat na dahilan, ano? Hindi ko na ilalahat at hindi na tayo masyado magpapaka technical, ano? Ito lang yung mga basic na advantages at disadvantages ng pagkuha ng hulugan ng motor. Ang unang advantage na nakikita ko diyan ay sa murang halaga lang ay makakakuha ka na ng motor na kaya ng budget mo, ano? Advisable to sa mga tao na wala pang masyado malaking budget pero kailangan na ng motor, ano? Yung kailangan na ng pan-service, kailangan ng pang-trabaho, katulad ng mga delivery riders natin dyan. Yung kailangan ng motor sa pang-araw-araw na buhay na wala pa silang sapat na budget pagkuha ng cash. Ano? So, sa murang halaga, once na pumasa ka na sa CI, na pasa mo na lahat ng requirements at makapagbayad ka na ng down payment ng motor, ay mauuwi mo na yung motor mo, no? Once na ready na siya for release. So, isa yan sa mga advantages ng hulugan ng motor. Sa murang halaga, down payment lang, mauuwi mo na yung motor na napili mo. Pangalawang advantage na nakikita ko dyan sa pagkuha ng installment na motor ay eto. Minsan, may mga dumarating na hassle sa buhay natin na hindi natin akalahin. Halimbawa na lang, huwag naman sana, mawalan tayo ng trabaho o magkasakit tayo. Huwag naman sanang mangyari, ano? Halimbawa lang na hindi mo na kayang hulugan ng motor, pwede mo siyang isole. Pag sinoli mo siya, kukunin lang siya ng marketing, ano? And ibibenta yon as repo. Ang disadvantages nga lang yan, pag nag-isole ka ng motor, meron ka ng bad record dun sa marketing na kinuhanan mo nun. Hindi ka na makakaulit na mag-apply ng pagkuha ng motor na installment doon sa marketing na yon. Ang ginagawa ng iba dyan, pag nagkaroon sila ng bad record dun sa marketing na yon, ay lilipat sila sa ibang marketing para makakuha ng motor kung kaya na ulit nilang kumuha ng installment ng motor. So, hindi natin ina-advise sa yun, ano? Pero kung sakali lang na kinailangan talaga at halimbawa hindi na natin kayang hulugan yung motor, kesa naman itakbo mo, ano? Mas masama naman yon. So isoli mo na lang. Ayan ang advantage nun. Kung nais mong isoli yung motor mo, may isusoli mo pag di mo na kayang hulugan. Sa cash kasi, once na nabayaran mo na ng cash yun, uuwi mo na yon, hindi mo na rin pwede isole. Kasi sa'yo na yun eh. Ang magagawa mo na lang doon ay ibenta mo. Pero ibibenta mo na yon na second hand, syempre, mas mababa na ang presyo. Kadalasan pa, babarating ka pa ng mga buyer mo. So, maaaring maibenta mo hanggang kalahati ng presyo ng pagkakabili mo doon. So, ayan ang advantage ng installment na motor. Pwede mong isole anytime na hindi mo na kayang hulugan. Additional advantage ng pagkuha ng installment o hulugan ng motor ay mas pinaprioritize ng marketing ang installment kaysa sa cash basis. Siguro dahil mas malaki ang kinikita nila dito dahil sa tubo. Ayun lang yung nakikita kong advantages ng hulugan ng motor. So dito naman tayo sa disadvantages. Disadvantages ng mga hulugan ng motor. Unang disadvantage ng hulugan ng motor ay mas lalaki yung obligasyon mo. Pag sinabi ko mas lalaki yung obligasyon mo, ibig sabihin, imbis na maintenance lang ng motor ang iisipin mo, iisipin mo pa yung monthly payment para sa motor mo. Kailangan handa ka dun. Kung kukuha tayo ng hulugan ng motor, dapat kalkulado natin yung mga gastusin natin sa bahay, ma-estima natin ng maayos bago tayo kumuha ng hulugan ng motor. Pero once na kaya mo naman, wala ang problema dun. Pangalawa, eto, aminin man natin o hindi, ay totoo to. No? Hindi naman palagi, hindi naman sa lahat ng tao. No? Nakikita kong disadvantage ay discrimination.
Marami kasi yung tao dito sa, ano man ha, lalo na sa Pinas, merong mapangmaliit, ano, kahit sa anumang lugar, kahit di naman sa Pilipinas, meron taga mga ganyan. Yung porke hulugan yung motor mo, eh, ang tingin sa'yo ay mababa. So, sabihin, ba't ka pa naghulugan? Hindi mo ba kaya ng cash? Pero hindi naman natin nilalahat, ano, meron pa rin tayong mabubuting mga kababayan. Pero merong ilan na ganyan, ano. Mahilig mong discriminate, mahilig mong maliit, porque hulugan ng motor. Pag sinabi mo kasing hulugan ng motor, eh, inutang mo yung motor. Ano? Inutang mo sa banko, inutang mo sa marketing. Yung mga ganun, eh, hindi naman natin dapat pagpapansinin. Napapag-usapan lang natin, mga kalaguyo, ano? Pero meron mga ganun talaga. At dapat handa tayo sa mga ganun. Kung kukuha ka ng installment o hulugan ng motor. Ang pangatlong disadvantage ng hulugan ng motor, napakaraming requirements. Napakaraming requirements gaya ng lisensya, valid IDs. Ginagamit ang valid IDs para malaman kung sino ka ba talaga, kung ano ba yung tunay na pangalan mo, kung ano talaga yung itsura mo nandun sa ID mo, dapat may picture. Ayan ang purpose ng IDs, kaya nila hinihingi. Pangalawang hihingin sa'yo dyan is electricity bill or water bill, internet bill, basta mga bills na binabayaran mo. Kaya yan hinihingi kasi para malaman kung gaano ba kalaki ang binabayaran mo sa isang buwan, para malaman nila kung kaya mo bang i-afford yung motor, and para malaman kung saan ka ba talaga nakatira. Kasi kadalasan sa mga electricity, water bills, or internet bills, ay nandyan yung address mo. At ba't nga ba tinatanong? Ba't nga ba importanteng malaman nila yung address mo? Siyempre, importante yun kasi once na hindi ka nakapagbayad ng motor, hindi nila alam kung saan ka pupuntahan kung hindi nila alam yung address mo, di ba? Paano sila makikipag-usap sa'yo kung at maitanong pa kung paanong resolve ba ang gagawin nyo, bakit mo ba hindi nababayaran yung motor? At pag hindi na talaga kaya at sinabi mo na hindi na kaya ng budget mo, eh, babatakin nila yung motor. Ang sumunod sa mga bills and IDs natin ay ang proof of income, syempre. Bakit ba nila tinatanong yung proof of income natin pag kukuha tayo ng installment ng motor? Siyempre, obviously, kailangan nilang malaman kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan. At i-interviewin ka niyan sa CI, tatanungin kung ano ba yung mga binabayaran mo sa loob ng isang buwan para malaman nila at ma-estima kung kaya ba ng income mo na kumuha ng hulugan ng motor. Usually kasi, kung napansin nila na hindi kaya, hindi ka ma-approve. Pero meron dyan mga nagsasuggest na ganito na lang po kunin yung motor, mas mura, ganyan-ganyan. Pasok po dun sa income nyo. Pabor sa mga motorista yan, eh, no? Pag hindi sila na-approve, nalaman nila na hindi kaya, eh, pabor sa motorista yon kasi mamaya, ma-approve sila tapos hindi naman talaga nila kaya, eh, susoli lang nila yung motor. Sayang lang, di ba? So, palagay ko, pabor yung ganong sistema para sa mga motorista. At ano pa bang hinihingi? Siyempre, down payment, no? Yung paunang bayad na tinatawag. So, dapat nakahanda na rin yung down payment mo kung kukuha ka ng motor. Hindi mo makukuha yung motor, siyempre, kahit nakapagpasa ka na ng ibang requirements pero wala ka pang down payment, ay hindi mo makukuha yung motor. Importante yan. And ang panghuli, kailangan pumasa ka sa CI. Yung CI ka na ginagawa nila, eh, kadalasan interviewin ka, kadalasan tatanungin ka kung ano bang trabaho mo, ilan ang anak mo, ikaw ba ang breadwinner sa pamilya. I-interviewin ka kung anong estado ng buhay meron ka. Kaya nila tinatanong yan is, katulad nga ng sinabi ko, kailangan nilang malaman kung kaya mo bang kumuha ng hulugan ng motor base sa estado ng buhay mo. Meron dyan mga nagpupunta talaga sa lugar nyo, dun sa address nyo. Hindi ka kakatukin yung mga yan, no? Hindi ka na kakatukin kung na-interview ka na, no? Ang kakatukin yan is yung mga kapitbahay nyo. Tatanungin nila sa mga kapitbahay mo kung mabuting tao ka ba, kung mahilig ka bang mangutang, kung totoo bang may trabaho ka, kung magaling ka bang makisama. Bakit nila tinatanong yung mga ganyan? Kasi kung masama kang tao, hindi ka nila pakukuhanin yung motor. Kasi maaaring itakbo mo lang yung motor nila. O kaya, pagka mamaya sinisingil ka na nila, eh kung masamang tao ka, eh baka makipag-away ka lang sa kanila. So, ayan ang purpose nun, kung bakit tinatanong nila yung mga kapitbahay niya. At syempre, kailangan din nalang malaman na taga doon ba talaga. Kailangan nilang pagtanong sa kapitbahay kung dyan ka ba talaga nakatira, ilang taong ka na nakatira dyan, kung ilang kayo sa bahay, ganyan, kung totoo ba yung mga sinabi mo sa interview. At saka ito nga pala, ha? Ang akala kasi ng iba, porque mayaman ka o may pera ka, halimbawa nakatira ka sa magandang subdivision or exclusive na subdivision, ang akala ng iba, ma-approve ka na pag nag-apply ka ng installment na motor. Ha? Hindi po ganun yun, mga kalabuyo. Kadalasan hindi na-approve yung mga nakatira sa mga exclusive na subdivision. O yung mga subdivision na pangmamaya, Hey! Sinaligo sinundot ang kanyang pangmayayaman. Unang-una kasi dyan,
mahirap pasukin yan. Eh, paano kung di mo binayaran yung motor tapos kailangan ka nilang puntahan para itanongin kung bakit. Tapos hindi ka pinapapasok ng mga gwardiya dun sa subdivision. Paano maayos yung sitwasyon niya? Ayan yung unang dahilan dyan. At saka pangalawa, medyo suspicious yan eh. Mayaman ka, nasa exclusive subdivision ka, pero bakit mas pinili mong kumuha ng installment at hindi ka pa nag-cash? Medyo suspicious ang dating yan sa marketing. Additional na disadvantage ng pagkuha ng hulugan or installment ng motor ay ang late charges. Meron kang penalty kapag late mo binayaran ang monthly fee ng iyong motor. At ang panghuli ay meron siyang malaking tubo. Kadalasan kasing halaga na ng isang motor ang tubo depende sa unit na kukunin mo. So ayan mga kalaguyo, no? Binigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano ang advantages at disadvantages ng installment na motor. So ito lang ang mapapayo ko, no? Sa mga kalaguyo natin dyan na nagbabalak kumuha ng installment na motor. Ang unang advice ko is kumuha kayo ng motor na pasok sa budget nyo. Pag sinabi kong pasok sa budget nyo, yung tipong kaya nyo lang bayaran. Kasi yung iba, patulad yan, nauso ang NMAX. Ang ginagawa, kukuha ng NMAX pero hindi naman pala nila kayang bayaran buwan-buwan. Ang nangyayari is nababatak lang din. No? Nasasayang lang. Sayang yung hinulog, sayang yung down payment. Kaya ang advice ko sa inyo is pumili kayo ng motor na pasok sa budget nyo. Hindi naman importante kung uso yung motor na kukunin mo o hindi. Ang importante is yung mapapakinabangan kang motor kasi kailangan mo talaga ng motor. Hindi natin kailangan magpasikat sa kahit sinong tao. No? So, pangalawang advice ko, syempre kung kukuha ka ng motor is willing kang alagaan yung motor mo. No? Willing kang mag-aral, mag-research, mag-tsaga sa motor mo at alagaan mo siya parang alaga mong aso o parang kapatid mo. Ha? Kasi once na kaya mong bayaran yung monthly niyan pero hindi mo naman kayang alagaan yan, magiging sarain niyang motor mo. Eh. Diba? Masisira yung budget mo rin kasi pagawa ka ng pagawa pag nasira yan. So yun lang na, mga kalaguyo. Na-share ko lang sa inyo para may konti kayong idea at makatulong na rin sa mga kalaguyo natin na gustong kumuha ng installment na motor. So nandito na tayo sa Carlos P. Garcia. 1 hour and 34 minutes away pa tayo, mga kalaguyo. Ayan po, dito tayo sa market. Pahinga muna tayo ng konti, mga kalaguyo, at sobrang sakit na ng puwet ko, no? Sigaw na ako na sigaw eh. Balikan namin kayo pag malapit na tayo, no? Para di masayang yung battery ng ating camera, no? Tingnan nyo yung mga view, kalaguyo. Napakaganda ng view. Kasalukuyan tayo nandito sa R6. Ewan ko, R6 yung sinasabi ng Google Map. And 46 minutes away pa tayo sa Lambingen Hills. Saan mo ba dyan? Sisig, Lutong Bicol. Ayun na, Tapsilog, Pork Silog. Okay, patay muna natin ulit. May nakita tayong kainan dito. So, balikan namin kayo mamaya. Alright. May mas magandang view pa pala sa baba. Pagbaba tayo. Welcome, sir. Hello. Oh, ang ganda dito. Ganda dito. Bola lang yan. Kaya saan pwede? Ayun, sa kabila. Ayan, o, dyan, o, para medyo ambience. O, di ba? Ganda dito, may duyan pa. So, yun, nandito tayo sa Mamang's Bulaluhan sa R6. Kain muna tayo bago tayo pumunta doon. 30 minutes away na lang tayo sa pupuntahan natin. Tingnan nyo naman yung ambience. Akala namin doon lang sa harap, pero meron din pala silang baba. Ayos na ayos din. May CR, meron ditong mga kubo. Medyo romantic. Pwedeng upuan sa sahig. Meron ding upuan na kubo talaga. Ayan, may artificial na grass. Meron sa taas. Kung nakikita niyo yan, yan. Pwede rin sa taas. Ganda. Ganda ng concept ng lugar na to, no? So, yan, oh, dumating na yung foods natin. Oh. Ito ang in-order natin. Hot silog. Kebeb, hot silog din. Yes. At medyo busog pa naman tayo kasi ang inalmusal ko ay pares with rice. At si Beb, spaghetti and pandesal, no? Yes. Medyo mabigat pang aming tiyan, kaya ito muna in-order namin. At nanghihingi nga pala ako ng kopya ng menu nila dito para mapakita natin sa vlog at may idea kayo kung magkano dito sa Mamang's Bulaluhan. Mamang's, Bulalo, Sisig, Lutong Bicol at iba pa. Ito yung mga beef nila. And ang sunod na page ay ang pork, baboy. Then ito ang chicken nila. Ito yung mga seafoods nila. Ito ang tapsilog, ang kanilang budget friendly. Ito yung order natin. Ito mga sa mga vegetarian dyan, may chop suey sila. Sa mga gusto ng noodles, yeah, meron din. Sotanghon, kanton. Ito ang mga pampulutan, oh, sisig. At may ramen din sila. Oh. Tignan niyo mga pesyuhan. And mga dessert. Pwede rin mag-inom talaga. May San Miguelite, may Pale Pilsen.
So, nandiyan tayo sa, dito tayo sa Mamangs, Bulalo, Sisig, Lutong Bicol, at iba pa. So, yun o, tapos na kami kumain, no? Ah, laki ng tiyan ko. Suggestion ko dito, umorder kayo ng bulalo. Ang sarap ng bulalo. May libre kasi kami sabaw. Hot silog yung in-order namin, no? Pero may libre kami sabaw. Ito, yan. Ang sabaw na yan ay sabaw ng bulalo. Napakasarap. So, palagi ko pag umorder kayo ng bulalo, eh, masarap din yung laman niya. Kasi sabaw palang ulam, no? So, bisitahin nyo na. At yung may-ari ng Mamangs Bulalo, Bakeneme. Dahil first time namin dito, di namin alam na dadaan pala kami sa Marilake. So, itong Marilake na to, sikat na sikat to sa mga riders, ano? Kasi maganda ang daan dito, maraming korbada, sa mag-banking-banking dito, banking-banking. Enjoy natin. Enjoy nyo yung mga view, mga kalaguyo. Ito na, babe, Marilake na to. Ayun, mga nagbabanking bago, ha? Banking, banking, ha? Hindi ko pwede, nakatatakot ako, bigat mo, eh. May walang disiplina! Dami riders, ha? Dami mga riders, mga kalaguyo, ha? Galing ng Marilake yan. Woo! Babae! Babae, babe! Ang bilis, oh! Galing ni Ate Girl! Ay, bangga! Ano yan, mga tol? Ay, naano ata? Tumirik. Kala ko nabangga eh. Tumirik sila, mga tol. Baka nawala ng gasolina o tinopak yung ano, makina. Sana okay lang sila. Yung mga nagtitinda ng coffee sa gilid-gilid, oh. Parang sarap magkape dyan, ha? Mamaya, no? Ah, may Paris din, oh. Sarap, oh. Para ka nasa ibang bansa, oh. Tapos may tricycle. Fine. Na para sa Amerika, oh. Welcome to America! Tignan nyo, mga tol! Woo! Ganda ng view! See that? Woohoo! Grabe, sarap dito! Kung pupunta kayo ng, ano, dadaan kayo ng Marilake, mga tol, siguraduhin yung okay ang mga brake pads nyo, okay ang mga preno ninyo. Kasi kadalasan may mga nag-o-overshoot, nahihirabang pormeno. So, dapat safe lang din ang maneho, no? Ito? Grabe, oh. Ito na tayo sa Marilake. Babe, may mga nagpipicture dyan. Ha? May mga nagpipicture dyan. Eh, talaga? Baka makita tayo sa Facebook. Ah. Ayan, nakikita ko to sa YouTube, babe. Oh. Woohoo! Yun, eh, picture tayo, eh. Astig! Alam nyo, guys, sa YouTube ko lang to nakikita at sa Facebook, pero dinaanan na natin ngayon, no? Sobrang saya ko. Kasama ko pa ang aking misis. Damn! The legendary, the great Marilake. Sikat na tayo, babe. Hindi na tayo pipichuging rider. Isa na tayo, ano, professional. Unggoy! Kasama na tayo sa mga alamat. Tumahimik ka dyan, ha? Yeah, welcome to Lambingan Hills. So, ito na nga. So, tignan nyo ang daan dito, no? Medyo off-road na siya. Parang trail, no? Antigan pa tayo. Nahumps tayo ng batong malaki. Nababa na. So, nandito na tayo sa Lambingan. Ay, Lambingan Hills pala to. Hindi pala to Lambingan Hills, no? So, yan, oh, 100 pesos per person dito. Ang entrance ng day tour. 200 sa gabi, no? Tapos, parking ng motor natin is 20 pesos. Ang overnight, 30 pesos dyan. Ah, 40 pala. Tapos, ang tour guide natin is 100 pesos. Yan nga pala yung tour guide natin. Shoutout sa'yo, pare. Si Darwin, si Kuya Darwin. Siya yung mag-guide sa atin dito. Siya rin yung nag-hatid sa atin dito pataas, no? Napakabait ni Kuya Darwin. Picture muna daw tayo dito. Dito palang hingal na ako, ah. Ayun, mga kalaguyo, oh. Doon pa tayo. Yun.
Ayan, mga kalaguyo, oh. Tingnan nyo yung view. I love Lambingan. Tingnan nyo, nature na nature. Ang ganda, oh. Ayan po yung pinakataas, mga kalaguyo. Ang liit po. Yun. Kaya Darwin, magkano nga pala yung saan, ah? Yung sa pool po, for adult po, yung entrance is 100 per head po. 100 per head sa adult? Yung sa kids naman po, 50. 50 pesos pag bata. Okay. Ilang taon yun pag sa kids? Basta po, ano, below 12. So 4 hours lang pwede maligo dun sa pool para mapagbigyan din yung ibang mga tourists na nandito. So yun, pwede rin kayo mag-swimming dito, pagpunta nyo dito. Ayun nga pala yung Lambingan kanina at ayun yung swimming pool. Hindi kasi natin pwedeng kunan to kasi may mga nagsiswimming. Baka sabihin, binibidyo natin yung mga swimsuit, no? Bilya pa na naman yakis to eh. Dito naman sa side na to, dito pwedeng mag-camping. Ayun, oh. May malaking puno. Ayun ang aking misis. So ayan pa yung ibang mga nagka-camping, no? Ano, pwede kayo mag-barbecue. Pwede rin daw mag-rent ng tent dito, no? 300 ata ang tent. Di ko sure eh. Look at the view, mga tol. Para siyang ano, maliit na rice terraces. So ayan, no, kita nyo, heart. I-picture lang ko dyan sa misis. Heart, heart. Aray, aray, aray. Picture, picture na, videographer na, picture pa. So ayan, dito na tayo sa may tuktok, no? Ito na yung pinaka-tuktok, guys. Diyan pinaka-maganda mag-picture, panigurado. Kasi tignan nyo yung view. Flowers, bundok, langit. So yun, pipicture lang ko na si Mrs. dito. So, mag-i-B-rolls na ako, no? Pagdesisyonan ko kasi nasa bandang huli, meron akong 4 rhymes sa huli na ihahatid sa aking mga vlogs para kahit papano eh, may ibang timpla sa ating vlogs, no? Pero bago natin mag-B-roll, tignan nyo muna to. Woohoo! Nice! Yo! Angel Boga. Bakit nga ba? Mic check. Pagkatunay ang pag-ibig. Yo. Come on. Pag-ibig, di ko to pinilit. Isang malaking patunay na dito sa lupa'y merong langit. Sa mundo ko, ikaw ang grasya, ikaw ang pantasya. Inawas ako sa disgrasya, sang magandang anghel de la guardia. Inakalma mo ang dating ako na mabalasid. Lubos na kaakit-akit, ikaw ang kaibigan kong matalik. Pangakong maghahawa kamay hanggang sa pagtanda. Ang iyong lagda nakatuwid sa puso ko, ikaw ang may akda. Mahal kita at di ko mawari. At di ko lubos maisip kung ba't ang puso ko hindi na ako nagmamayari. Pagkatunay ang pag-ibig. At di ko lubos maisip kung ba't ang puso ko hindi na ako nagmamayari. Pagkatunay ang pag-ibig. At di ko lubos maisip kung ba't ang puso ko hindi na ako nagmamayari. Pagkatunay ang pag-ibig. At di ko lubos maisip kung ba't ang puso ko hindi na ako nagmamayari. Pagkatunay ang pag-ibig. Dito na natin tatapusin yung ating vlog, ano? Maraming salamat sa mga nanood. Please like, share, and subscribe, mga tol. At syempre, pasasalamat mula sa aking OBR. Thank you guys. And kita-kita ulit tayo sa mga susunod na vlog. Ingat kayo palagi. Peace!